Ayan, hello hello ulit dito sa mga tagapanood natin. So, ito dito sa video tutorial na to na pinapanood natin, o pinapanood nyo, ay ipapakita ko kung ano ba yung tinatawag natin na chain rule. So, I suggest bago nyo ituloy yung panonood dito, kailangan medyo familiar na kayo dun sa tinatawag na composition functions, basic algebra. Kung hindi pa, review muna kayo, siguro. Or panoorin niyo yung another yung video ko tungkol doon. So ngayon, kung medyo confident naman kayo na alam niyo yung chain rule, so tuloy natin para sa inyo. So ano ba yung, so ngayon ipapaligin natin ano ba yung sinatawag natin na chain rule. So eto may perspective sa akin, chain rule is isang technique na ginagamit sa calculus pagkawa ng derivative ng mga functions na composed ng two different functions. So, parang may dalawang function pinagsama, pabuo ka ng panibagong functions. So, paano natin ngayon kukunin yung derivative ng bagong function na yun? So, dito, sa notation natin, yung tinasabi ko na bagong function is c h of x na nabuo. Yung nabuo siya sa pamamagitan ng pagsama ng dalawang functions f at saka g. Ang my terminology na gagamitin ko dito sa mga video na to at sa mga susunod pang videos, si g of x, tawag ko sa kanya si function sa loob, at si f, siya si function sa labas. So, si h of x, nabuo siya sa pamagitan ng pagpasok mo kay g of x kay f of x. So, paano daw kukunin derivative nito, h of x? Ang derivative nito, sabi sa calculus, equivalent siya sa derivative ng f g of x times derivative ng nasa loob. So, okay. F prime of g of x times g prime of x. So, itong mga prime na yan, yung notation yung simple para sa derivative. First derivative. So, parang again, ang derivative ng h of x equivalent sa derivative ng nasa loob, derivative ng nasa labas times derivative ng nasa loob. Ganun lang kasimple. So, pero pakikita natin siya in sa true example na to. Sabihin natin tayo, meron tayong isang function h of x is equal to e to the negative of x. So, dun sa mga nagsisimula pa ng siguro sa calculus, ang alam lang natin is paano ba kunin yung derivative ng e to the x? Diba? Yung palang alam natin, ng derivative niyan equal sa e to the x pa rin. Ngayon, paano pag e to the negative x? Paano natin kukunin yung derivative? So, dyan papasok ngayon yung chain rule. So, sa chain rule, kailangan natin tingnan ano ba yung nasa loob, ano ba yung nasa labas function. So, parang i-decompose natin siya into f at g. Ano ba si f? Ano ba si g? Dito sa case na to. Dito sa case na to, medyo madaling makita na si f na si f na si f of x natin ay equal sa e to the x. And si g of x natin equivalent sa negative x. So, pag pinasok natin yung dun, yung g of x, pag pinalit natin yung sa x, magiging e to the negative x nila. So, ngayon, ang kailangan natin, mga derivative bilang dalawa. So, ito, f prime x, yan, sinabi ko kanina, equal sa e to the x pa rin. And g prime x is equal to negative 1. Yan. So, elementary derivative is sa mga first na tinuturo sa derivative, ito mga to, functions to. So ngayon,
paano natin makukuha itong h plus x given to mo ito. Tandaan natin na dito, hindi natin kailangan yung, hindi yung f of x, f prime of x ang kailangan natin. Ang kailangan natin, f prime of g of x. So, ano gagawin natin doon? Paano natin pupunin yun? Yung f prime of g of x. Na, alam natin. Sa-substitute lang natin kung anong g of x doon. No? So, e. Ito x, papalitan natin ng g of x. E to the g of x siya. So, equal sa e to the negative x. Yan. Which is ito function ito. Yeah. So, ngayon, ito na yung f prime of g of x natin. So, again, from dito, f prime of x equal to e to the x. Ang ginawa natin, lahat ng x, pagka natin ng g of x, para makuha yung f prime g of x. Pag medyo sanay ka na, sanay na yung mata, sanay na yung mata natin sa pagtingin ng mga functions na ganyan, hindi na natin ay dadaan sa napaka habang ganito. Pero for now, step by step muna. Step by step muna ang papakita sa inyo. So, ayun, proceed tayo dun sa pag-solve ng h prime x. Sabi, h prime of x is equal to f prime of g of x, which is e to the negative x times g prime of x. At ang g prime of x ay negative 1. So, negative 1. So, ito din ang h prime of x pala equal sa negative e to the negative x. Yan. QED, quite easily done. Okay. So, yan. So, yan yung change rule. At ngayon, para lang maiba, papakita ko sa inyo yung iba pang representation. Iba pa, kung paano nire-represent yung iba yung change rule. May iba pa kasing notation. Iba, alam nga natin sa math, minsan iba-iba yung notations yung nagamit. So, dito. Change rule. Talagin natin, given tayo na may isang function na y, function siya ng u. So, y is equal to f of u, and u is equal to g of x. Diba? Mapapansin nyo, itong si f, si u na to, pwede natin ipalit yun. Kaya magiging, pwede natin sabihin na si y, ay equal sa f of g of x. Diba? So, familiar, diba? Familiar itong form na to. Ito yun, no? So, si y ay composition ng f of g. So, ang sabi sa chain rule, para makuha mo yung derivative ng y with respect to u, kasi tatanda natin dito, na sa notation na to, ang makukuha natin ito kung natin derivative ay dy over the derivative ng y with respect to u. At dito naman, derivative of u with respect to x. Ba? So, para daw makuha natin ngayon yung derivative ng y with respect to x, yun yung gusto natin makuha. Ang gagawin lang natin, eto, i-multiply natin si derivative ng y, dy over du sa du over dx. Itong dalawa, pag-multiply lang natin yan. Which is, kung mapapansin nyo, mapapansin natin, parang nag-cancel, diba? Yan. Yun yung, kaya siya tinatawag na chain rule. Diba? Para siyang chain, di ba? Kabit-kabit. So, ito, yung kakabit nun, lumugtong dun. Tapos, nung pinagsama natin sila, nag-cancel si du, kaya naging dy over dx na lang. Diba? Parang consider talaga natin sila as dalawang function, dalawang fractions. Fractions, di ba? Alam natin sa fractions, pag pinag-multiply mo. Pag ito, at kahit magkaparehas, kina-cancel. So, ganun din dito sa chain rule.
dito sa notation na to. Ayan. So, ngayon, papakita natin other examples pa para masanay tayo kung paano ba ginagamit yung chain rule na to. Ayan. Ayan. Given tayo ng example, y is equal to e to the x squared. Paano natin hahanapin yung derivative ng dy over dx? Okay. So, ang una, pwede natin siyang sabihin i-decompose again. Ang y is equal to e to the u at u is equal to x squared. Kasi kung mapansin natin, pag sinasubstitute natin si u dito, magiging siyang y is equal to e to the x squared. Diba? So, again, sabi sa chain rule, kailangan natin kunin yung derivative ng y with respect to u. Dy over d. And alam natin ito na e to the u pa rin yan. And at ito naman, derivative ng I, d over dx is equal to 2x. Yan. Hindi yan smiley ah. So ngayon, kasi tayo hanapin natin yung dy over dx. Equivalent siya again. Chain rule dy. Diba? X. Dx. So, sinulit ko siya na ganyan para ma-emphasize yung pag-cancel ng du. Du sa taas. Du sa baba. Equals e to the u times 2x is equal to 2x e to the u. Again, tanggalin natin yung u kasi binigay sa atin naka-x, no? So, e, ano ba yung value ng u? Si u ay x squared. O, balik natin si x squared. No, baka magkalimutan pa. Yan yung derivative na. Y with respect to x. Another approach. Parang ito. So, another approach is yung f at g notation. Nakita natin kanina. Okay. Sabihin natin, meron tayong f of x equal to e to the x and g of x is equal to x squared. So y is equal to f of g x. So again, didiretso ko na siya ha. Hindi ko na pakikita yung step by step kasi may pakita ko na kanina. Kunin natin yung derivative ng f yung nasa labas. Ang derivative niya ay e to the x ba? So, kailangan natin g of x, diba? Ibalik natin. Kinukuha natin siya as derivative. Na parang kinukonsider natin siya x squared. So, e to the x pa rin, diba? Pero, kailangan natin tandaan. Kailangan natin ibalik itong g of x dun. So, magiging siyang e to the x squared times derivative nyo na sa labas. Derivative nito ay 2x. Ayan. O sa 2x e to the x squared. So, itong ganito, medyo practice lang. Ano? Through practice, madaling makita yung mga ganyan. So, pag nasanay na tayo, sanay na kayo, madali na yung pag-solve itong mga klaseng problems. So, dito tayo sa susunod na example. Given y is equal to 2x plus 1, decompose natin siya una, y. Hinapa natin yung composition niya. Equals sa u to the 1/2.
sa medyo bilis. Square root of u muna. Baka masyadong mabilis. Square root of u. Tapos, n times u is equal to 2x plus 1. Diba? Ngayon, itong u, again, kagaya yung sinabi sa mga nakaraang tutorials, mas maganda sa derivative o sa calculus, sa differential, sa integral, na gawin mo siyang exponent sa halip na radical. Ayan. Kasi makakapag-take advantage ka dun sa power. Pagkuha ng derivative ng power. So dito, kuha natin na dy over d is equal to derivative nito is equal to again kung dito pasanay step by step ko kung paano nangyari ibababa natin and babawasan natin ang isa. Ayan, ganyan yung pagkuha ng may power. So, review-review, kaya panoorin nyo dun sa mga iba kong videos. So, magiging siyang, yan ha, yan ha, times, ng u raised to 1 half minus 1. Diba, 1 half minus 1, negative 1 half. Negative 1 half. Yan. And again, huwag kakalimutan, ibalik siya sa x na form, equal siya sa 1 half, 2x plus 1, plus to the negative 1 half. So, saan galing yung 2x plus 1? Ayun yung u is equal to 2x plus 1. Substitute ko lang. So, du naman, punta naman tayo sa du over dx. Wala tayong space sa baba. Okay, d over dx is equal to, ito simple, 2. Equal sa 2. Ayan. So, ngayon, ipukuha na natin yung dy over dx. Okay, equal sa dy over times dx d equal sa 1 half. Ito gagawin ko siyang 2x plus 1 raised to the negative 1 half over 2 times 2 equal sa 2x plus 1. Pangat na sila pa. 2x plus 1. 2x plus 1 raised to the negative 1 half. Yun. Okay? So, yan yung sagot. Yan yung derivative ng y with respect to x. Yan. Punta tayo dun sa next example. Y is equal to ln naman daw ng x squared plus 1. Then, obviously, dito na yung y natin. Convert natin din a equals sa ln of u times ang u natin a equals sa x squared plus 1. So, lalabas dy over t is equal to 1 over v. 1 over v. And then yung v yung natin. Again, hindi smiley yun ah. Araw lang. Dy over dx.
função 2x. So, I want to enter value p y to the dx. So, if I just say p y over dx p p if we go to sum 1 over v times 2x. What? Okay, make a guess. Now before, when I get about time, we will do it. It's answer meron. So, kailangan natin tanggalin lang. Maybe siya. 2x. And over. In u, ayun lang, u is equal to x squared plus 1. Look at it there. Yeah. So, yan. Yan yung pagkuha ng chain rule. Diba? Itong ganito notation, yeah, minsan yung, sa iba madali, minsan nakakalito. So, check natin yung isang paraan. No? Ang pagkuha. So, again, yung f notation. Yung f at may g. Nasa loob, nasa labas. Tingnan natin, papakita ko sa inyo. Minsan, para sa akin kasi personal, mas madali yung intindihin sa chain rule. Kasi, ang ginagawa ko dyan, understanding is, ano yung derivative ng ln? Diba 1 over? x squared plus 1. Then, para madaling tandaan, kinuha natin yung derivative ng ln. Kinuha natin yung derivative ng nasa labas. I-multiply lang naman natin siya sa derivative. Yung nasa loob na function. Diba? So, saan galing ito notation na ito? Dito yan. Yan, baka nakalimutan na yun. H prime x is equal to f prime g of x times g prime of x. Then, ba ang derivative ng ln ay 1 over something. Derivative ng ln ng x is equal to 1 over x. Ganun din, parang consider mo na siya as yung x niya. Pero din, hindi nga siya x. Yung multiply mo siya sa derivative nito. Ayan, diba? So, ayan. Hindi siya 1 over x squared plus 1 times ang derivative niya ay 2x equal siya sa 2x over x squared plus 1. So, ano yung advantage nito? Ito, dito. Well, advantage na, hindi ka na kailangan mag-dy-dy. And para sa akin, mas madaling sundan ito, method na ito, kapag ka meron ka ng sobrang composed function, ibig sabihin, sa halip na dalawa, tatlo na yung functions mo, f of g of I of x, f of g of g of x, parang ganun. So, hanap tayo ng example dito. Ganun. Ito. Meron ganun example dito. Ito. V is equal to ln. A square root ng ln of x. May ln ka na. May radical ka sa labas. And then, si of yan, meron kang ln. Pero si ln, si of yan, meron ka pang u minus 1. Diba? So, parang, meron kang v is equal to l of g of h. O, para, hindi ka naman ito. K na lang. K. So, ano? Ito. X by u. Ito, u. Kasi yung independent variable mo dito. Diba? Ayan, tatlo na.
dami niyan. Mas madaling gamitin to. Kasi, i-step, step by step mo lang. Galing sa labas, kung yung derivative ng labas, times derivative ng loob. Eh, yung derivative ng loob mo, meron pa siyang nasa loob. So, diba? Continuous yung process. Papakita ko yan dito. P is equal to, again, derivative ng F. And, ang pinaka nasa F niya, pinaka outer function niya ay C radical, which is square root, which alam natin na equal siya sa raised to the 1/2. Something raised to the 1/2. So, ngayon, kunin natin yung derivative yun. So, the function 1/2 times ln y minus 1 is to the negative 1/2. So, again, hindi ko napapaliwanan kung paano ito nakuha. May 1/2 dito at sa negative 1/2. Diba? Napakita ko na sa paraang previous example. Again, tandaan natin na after natin makuha yung derivative na sa labas, kailangan natin multiply ng derivative na sa loob. Times derivative. Again, du siya. Du yung independent variable natin. Du, derivative with respect to yung nasa loob. Ito. Ln ng u minus 1. Bracket ko na to. Parang dito yung ito. Ayan. So, again, meron tayong, so, ito lang kukuha natin, si g of k naman. So, dito, again, another chain rule. 1/2 times, okay, bracket ko lang ito. Bracket. Ln ng u minus 1 raised to the 1/2, negative 1/2, sorry, negative 1/2 times, again, derivative ng ln, i1 over, kung ano yung kinukunan natin ng ln. So, nakuha na natin, again, dito, chain rule ulit tayo. So, para hindi ka magtulad ako ng square bracket ulit again. Paano tayo malito na ito ay galing dun. No? Times derivative ng nasa loob again. Nasa loob ng ln, which is d over d ng u minus 1. Ayan. Kakalinaw na ang buhay. So, magkakamaran tayo ng 1/2. So, papantay ko dun sa equal sign. Naalala ko yung estudyante dati na 0 sa exam dahil hindi niya pinantay itong burn na to dun sa equal sign. Ano? So, pinantay ko lang. So, ln kopya. Kopyahin ko rin nasa taas. Minus 1. Raised to the negative 1/2. Times 1 over u minus 1 times. So, ito u minus 1. Wala na. Last function na yan. Wala nang nasa loob yan. Alam natin, derivative yan ay 1. So, ang final derivative na hindi nagkasya ay 1/2 times ln ng u minus 1
times 1 over u minus 1. Kung gusto nyo i-simplify ito, lipat nyo dun. Kami nyo sa 2. Okay, walang problema. So, yan na yung final answer dyan. So, yun. Yun yung para sa akin, personally, yung advantage nito. Over dito. Pag sobrang dami na nung function nasa loob ng nasa loob pa. Yung function ka nasa loob na yung function na yun, may nasa loob pa at may nasa loob pa ulit. Yung nangyayari yun, apat na beses ka pa mag-chain rule sa isang function lang. Mas advantage ito. And pag nasanay ka na kasi dire-diretso ka na. Magaya nyo. So, yun. So, pero ang pinaka-importante, alamin nyo kung saan kayo mas komportable. Then, practice lang. Practice. Makukuha nyo yun. True practice. Lahat naman nakukuha to practice eh. So, bago tayo magtapos, eto, yun sa isang video ko, mga naunang video ko, kung napanood nyo, is pinakita natin yung derivative. Pagkuha ng derivative yung some common functions. Diba, y is equal to l na x to the n. Pinakita natin yan. Derivative niyan ay n times x to the n minus 1. Derivative ng y is equal to e to the x ay y prime is equal to e to the x pa rin. And y is equal to nx, ang derivative niyan ay y prime is equal to 1 over x. So ngayon, since alam na tayo natin yung chain rule, no, pwede natin i-generalize. Yung na, nasa halip na x, no? Sa halip na x is i-generalize natin na function yung nasa loob. Hmm. So sa halip na y is equal to x to the n, y is equal to u to the n. So paano kunin yung derivative niyan? Sabi sa chain rule, dy over dx is equal to n d u. Okay, sorry. N u to the n minus 1. Same, di ba? Pero hindi ba dyan natatapos? Times d u over dx. Yan. Yan yung sabi sa chain rule. So, practice na lang. Tingnan nyo kung paano siya nakuha. Pwede nyo gamitin ay alin na sa dalawang to. Sabi, ito na. So, ngayon, y is equal to e to the y naman. Itong general function to. So, paano natin kunin yung derivative? Again, dy over dx equal siya sa, ang derivative daw nun ay e to the u. Same pa rin. Kaya lang, may nakapmultiply. Thanks. U over dx. Okay. So, dito sunod, y is equal to ln of u. Sa halip na y equals ln of x. So, ano bang derivative niyan? Dy over dx. Dx. 1 over u, same. Pero nakamultiply siya na u over dx. Yan, yun yung general. Makapansin nyo, same diba? Pero may nakamultiply na u over dx. Yeah, that is chain rule yun. Which is, kaya sabi ko, practicing nyo na i-verify na lang kung paano siya nangyari. So, magandang practice yan. Again, practice lang. Makukuha nyo din yan. Sasanay kayo. So, until yung mga preliminary step, ay yung mga steps na nasa pagitan, pwede nyo nang tanggalin. Magiging mentally yung susorb na yun. So, thank you sa panonood. At good luck.